Now, let's talk about the product. Ang product na i-discuss ko ngayon, doon sa kung saan alam na alam ko o kabisado ko. Ngayong panahon, mas maraming namamatay nang dahil sa sakit. Tanggalin natin yung COVID, ha, kasi ang COVID ay pandemic. Ibig sabihin, talagang nangyari lang biglaan at kumalat. Pero on a normal time, di ba, most deaths are caused by diseases. Hindi dahil sa old age. Hindi dahil sa tumanda siya. Kasi kumukonti ang mga senior citizen. Konti ang senior citizen. Ibig sabihin, kunti lang ang nakakarating sa senior citizen stage. The average Filipino life expectancy for male is 67, samantalang ang mga babae ay 73. Matagal ang buhay ng mga babae, di ba? Nakakatuwa na mas matagal ang buhay ng mga babae. Bakit kaya? Sige, mag-discussion nga tayo. Sino bang mas marami ngayon? Babae o lalaki? Tingnan natin. Jenny, pabukas nga ng microphone ng lahat. Tingnan natin. Sino mas marami ngayon? Audience, babae, lalaki? Babae. Maraming babae. Bakit mas matagal mamatay ang mga babae? Sabihan tayo, di ba? Yes. Nagtatrabaho. Marunong magaling ka ng sarili. Dahil mga babae, sinasabing dahil ang mga babae madaldal. Yun na nga eh. Yeah, marunong magaling ka ng sarili. Para na mamatay ang lalaki dahil sa sobrang bunganga ng babae. Na may kasabihan na ang masamang damo matagal mamatay. Masamang gamo matagal mamatay. Paul, Paul. So anyway, ayoko magsibati sa inyo dyan. Kasi kaming mga lalaki daw ay namamatay ng mas maaga kaysa sa mga babae. The emotions, the stress. Mga lalaki din marunong mag-handle ng stress. Yun yung problema. Kaya marami kang stress, mas mabilis kang mamatay. Ba? Tulog ka na lang. Tulog na nga lang kayo sa mga mag-asawa. Tulong na lang kayo, pinag-transfer ko kayo ng babae na makabayarin. Di ba? Kung lalaki, di ka ba naman mamamatay niyan? Kung ako niya tayo, magpapamamatay na ako. Tumas, kung minanaknakan ako araw-araw ng aking asawa. Labas mo, ano ka nakang ka? Naging. Balik mo na, naging. Nakang ka na naman. Di ba? Talagang mamamatay talaga ang lalaki ng wala sa oras. Simple na mga lalaki. Grabe naman. Ayaw! Totoo yan. May nagdepensa na. All women. Joke lang yun. Joke lang yun. Okay. Stop. Leading causes of death. Ang karamihan sa mga Pilipino na mamatay kaagad sa heart disease. Natulog lang, namatay na. Binangungot daw, na naginip daw na masama. That's wrong. Natake sa puso, di ba? Disease of the vascular system, high blood. Nagbabara-bara ang mga ugat. Di ba? Number 3, malignant neoplasm tumor. Nung unang panahon, walang tumor. Ngayon, uso na ang tumor. Kaya lahat ng klase ng tumor, meron na tayo ngayon. Tumor sa dibdib, tumor sa kung saan, maraming tumor. Diba? Pneumonia, naku! Pag may pneumonia ka ngayong panahon, pakikita ka na sanibang ka ni COVID. Diba? Next. TB. TB, colored, flat. So, ito yung mga klase ng sakit na kung saan, ito yung rason kung bakit namamatay ka agad ang karamihan. Ang nakakalimutan natin, the human body has the innate capacity to heal itself. Ito yung magkakasakit tayo, masakit lang ang ulo, bibili na kaagad ng medical, bibili ng paracetamol. Nasira lang yung chan, bibili ka agad ng diet tabs, di ba? Pupunta ka agad sa pharmacy. That's wrong. The human body has the innate capacity to heal itself. Ibig sabihin, pag nasira ang chan mo, haya mo lang yan, itae mo lang ng itae. Uminom ka lang ng tubig, palitan mo lang siya. At mawawala yan ng kusa. Kasi meron ka lang nakain o meron lang pumasok sa katawan mo na nire-reject ng katawan mo, kaya inilalabas. Kailangan niyang ilabas. Pag sinipon tayo, ang unang gagawin, bibili ka agad ng pampatanggal ng sipon. Ini-stack natin yung sipon sa loob. Imbis na palabasin ng palabasin, uminom ng tubig at magpahinga, ay bibili na lang ng gamot. That's wrong. The human body has the innate capacity to heal itself.
kilala niyo si Hippocrates? Sino dito nakakilala kay Hippocrates? Kaibigan ko to eh. Ay hindi, kapitbahay pala namin to. Kilala niyo si Hippocrates? Kababayan mo yan, Pema. Nakatira yan dati sa kanang bahay ng bahay niyo. So, si Hippocrates is the father of medicine. Sabi ni Hippocrates, siya ang nakat-invento ng medicine, ha? Hindi mo pala kakilala yan, sorry. Let your food be your medicine and your medicine be your food. Pag may problema ka sa atay, anong kakainin mo? Okay, ito yan. Di ba masarap ang itlog? Pag ginain mo yung itlog, marami kang makukuwang nutrients o protina. Pero pag mahilig kang kumain ng itlog, anong sakit ang makukuha mo? Close up ako. Sino ba bang buhay dyan? Cholesterol. 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 Diba, ang itlog, kaya lang pag nasobrahan, nagbibigay din kami sa panong katawan. May side effect lagi. Anong masarap sa itlog? Dilaw. 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 Masarap ang itlog pag kinakamot. Sorry, mali pala. No. Galing mo talaga, sir. Sir. Pag kinakamot ang itlog, masarap. Nawala tuloy ako. Kung ano ang palagi mong kinakain, nagpasok mo lagi sa katawan mo, yun ang magiging sakit mo. Kung mahilig ka sa matatamis, magkakaroon ka ng diabetes. Mahilig ka sa matataba, magkakaroon ka ng cholesterol. Pag mahilig, yun ang lagi mong kinakain, nag-i-stack ka ng dumi sa loob ng katawan mo. Kasi ang laging sinasabi ng mga dietitian, it should be balanced. Balanced diet. Dapat may protina, may kunting carbohydrates, at mayroong kunting fats, kunting-kunting fats lang. Ibig sabihin, may gulay, may karne, at may kanin, may carbs. Yun yung balanced diet na tinatawag. Tayo hindi. Filipino, Diyos ko. Kanin, di ba? Kanin. Kagaya nung ako, nung bata pa ako, kanin with toyo and mantika. Adobo na yun. Diba? Pero kanin yung main source mo. Tayong mga Pilipino, hindi natin tinitingnan dati kung ano ang nutrition facts ng mga kinakain natin. Sorry, nag-grocery ako ng todo. Bawat pagkain ay merong nutrition facts. Kaya tos ang binili ko kasi may napa. Ibig sabihin, hindi raw masama sa katawan. Sabi niya. Diba? Lahat ng pagkain, meron tinatawag na nutrition facts. Ano ang nutrition facts o ano ang sustansya na kukuha mo sa pagkain kinakain mo? Eh kung mahilig ka sa munggo, ano mangyari sa'yo? Sinubukan ko yan. At sarap ng munggo. Pero dito mananakit ka agad. Tatlong araw lang mananakit na yan. Eh tayo, pagdating natin ng 40, ang mga toxic sa katawan natin, hindi na natin nailalabas, naiipon ang naiipon. Lalo na kung hindi ka nakakatae araw-araw. Tatlong beses kumain, pero isang beses lang tumae, asan yung dalawang kinain mo? Hala, yun yung naiiwan doon. Yun yung naiiwan sa ating katawan. Kaya ang nangyayari, pag sobrang dumi na ng loob ng katawan, lumalabas yung sakit. Kina Kenzo, kina Michael, at sa ibang mga bata dyan, hindi nyo pa mararamdaman yan. At hindi nyo ako maiintindihan sa ngayon. Pero pagdating nyo yun ng 30, doon na kayo magiging aware na pwede pala ako magkasakit kung paulit-ulit kong kinakain ito. Paulit-ulit itong kinakain. Nagkakaroon ako ngayon ng sakit nang dahil paulit-ulit kong kinakain ito dati. Di ba? Lahat ng instant noon, kinakain ko instant noodles, instant coffee, lahat ng instant. Di ba? Mabilisan eh. Yun yung rason kung bakit nagkakaroon ng sakit. Tandaan mo, Fema, si Hippocrates, Fema, si Hippocrates, kapitbahay niyo yan. Ngayon, paano yung tatanggalin? Paano ngayon tatanggalin yung mga toxic sa katawan mo kung napadami na? Ha? Mayroong apat na klase ng detoxification. Tanggalin mo. Napadami na yung uric acid sa katawan mo. Tanggalin mo. I-detoxify mo yung sarili mo. Tanggalin mo dati yun. Marami ka ng kolesterol. Tatanggalin mo lang yung pusod mo eh. Tatanggalin mo yung pusod mo tapos lalabas na lahat ang hangin. I-impis ka na. Pag manas yung kolesterol. Ano ba yan? Ang hirap mag-joke, hindi kayo tumatawa kasi ako lang ang microphone. No. 4 types of detoxification diet. Process types pala. Number 1, detox diet.
tatanggalin lahat ng toxic sa katawan mo sa pamamagitan ng pagkain din. Ito yung mga pagkain na ito yung mga gulay at prutas. Pangalawa, colon cleansing. Ano yung colon cleansing? Tatanggalin yung mga tae na hindi mo na itatae kasi bihira ka lang tumae, tatanggalin lahat yon through labatiba. Ibig sabihin, lalagyan ng tubo yung puwet mo, bubugahan ng tubig, at pagpuno na ng tubig yung intestine mo, yung large intestine mo, ilalabas lahat yon. That is what we call labatiba. Next is heavy metal cleaning. Sa heavy metal cleaning, mayroon kang iinumin para matanggal lahat ng mga mercury na nakain mo, yung lahat ng mga heavy metals na nakain mo. Pag ang isda malaki, mas mataas yung heavy metal. Pag ang isda ay galing sa dagat, mas mataas ang heavy metal. Kasi nga, mas toxic yung dagat eh. Yung nakakain nila, mga barko, mga gas, mga gasolina, nakukuha ng malalaking isda eh. Kaya marami kang heavy metal na nakukuha. Ang problema naman, kapag culture yung pagkain, eh, nag-aamoy poop. Nang dahil nga, poor food culture nga. Ngayon, number four, ito yung important skill dito sa detoxification devices. Ito yung pinagamitan ng mga aparatos sa spa. Pag mag-spa ka, i-detoxify ka, masahe, tatanggalin lahat ng mga pawis sa katawan mo, papasok ka sa steam bath, tatanggalin lahat ng toxic sa katawan mo. Sa apat na to, ang pinakamaganda dito, alam niyo kung ano, itong detox diet kasi kakain ka lang ng mga pagkain na matataas yung ORAC value. ORAC value, guys, ano yung ORAC value? Ang ORAC value, ito yung tinatawag na oxygen radical absorption capacity. Ang bawat pagkain ay merong ORAC value. Kumain ka ng prutas ay mansanas, merong ORAC value. Kumain ka ng ano bang mga nasarapan ko rito? Banana, may ORAC value. Pag kumain ka ng kamatis, merong ORAC value. May measurement 'yan. Bawat pagkain may measurement 'yan. Ang pinakamagandang ORAC value, ang pinakamataas na ORAC value ay yung prunes. Processed na plum. Ang plum ay parang malalaking ubas siya. Hindi yung ubas kasi iba yung ano eh, texture. Pag pinatuyo siya, nagiging prune na siya. Ang ORAC value ng prunes ay 5,770. Yan ang pinakamataas na ORAC value sa mga prutas. Sa mga gulay naman, ay sa mga ang sumusunod doon ay yung raisins. Ang pinatuyong ubas, mas mataas ang ORAC value ng pagkain pag pabulok na. Ang banana, pag medyo marami na siyang itim, mas marami kang ORAC value na nakukuha. Kaya ngayon, pag mamalengke kayo, hanapin mo yung mga nabubulok. Punta ka sa may basurahan, marami doon. Next, kale. Gulay. Gulay ang pag-usapan natin. Natatawa, alam ko natatawa kayo sa akin eh. Kale. Ano ba yung kale? Sa amin sa Bisaya, kale yan. Binatay kale. Pare-pareho yun sa amin sa Bisaya. Kale. Parang pale. Mapudla, pale. Pag timba, pale pa rin. Pag naramdaman mo, pale din. Yung mga Bisaya, isang word lang, ang daming gamit. Yung pala, mali yung pronunciation. Sa mga sorry, Michael, di mo ko naiintindihan. Spinach. Ang spinach ay mayroong 1,260 na ORAC value. Tingnan nyo yung dalawa. Yung gulay at saka prutas. Sa prutas, mataas yung prunes. Sa gulay, pinakamataas yung kale. Ito yung kale ha. Ito yung kale. Pero alam niyo kung ano binamataas sa lahat? Barley grass. Barley grass has 25,500 ORAC value. Ganon kataas ang ORAC value ng barley grass. Ito yun. Nung unang panahon, binanggit na yan, for the Lord God, oh my God, hindi ako religious na tao, pero dati akong seminarista. For the Lord God is bringing you into a good land, a land full of wheat and barley, milk and honey, in which you will lack nothing. Ibig sabihin, pag itong mga pagkain ang kinakain mo, hindi mo na kailangan pa ng ibang sustansya kasi kompletong nutrients na. Deuteronomy chapter 8, verses 7 to 9. Next. John 6:1-14. The
the multiplication of bread, feeding of 5,000 people with 2 fish and 5 barley loaves. Di kayo naniniwala sa akin, i-search nyo ngayon sa Google, how many times binanggit yung barley sa Bible? It has been mentioned in the Bible for 37 times. Ganun kaganda yung barley. Now, kung hindi ka man Kristiyano, Muslim ka, eto yon. Even the prophet itself recommended barley to cure grief of heart and ailments of kidney. Sabi ni prophet, nakakatulong sa problema sa kidney at sa sakit sa puso ang barley. According to this prophet, the suspension prepared for barley is beneficial for at least 100 diseases of the body. Marami kang pwedeng matanggal na toxic o nasakit sa katawan mo. By Allah who hold my life, this removes the dirt of your abdomen as one of you removes the dirt of your face. Ibig sabihin, tuwing maghihilamos ka, tinatanggal mo yung dumi sa iyong mukha. Ganun din ang ginagawa ng barley sa loob ng bituka mo. Tinatanggal, it removes the dirt of your tummy or abdomen. Next. Noong unang panahon, ang barley ay ang kinakain ay yung bunga. Only to found out na discovery ni Yoshide Hagiwara na ang dahon pala ay mas mabisa kaysa sa bunga. Ang dahon pala ay mas maraming nutrients na makukuha. This is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth, bagong panganak, hanggang sa pinakamatanda. Pwedeng supplyan ng nutrients ng barley. Scientific and micronutrients found in barley leaves, ito yun, ganun kadami yung barley leaves sa isang, nutrients sa barley. Ang barley is recognized by science as the most nutritious of all plant foods, containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes, plus chlorophyll, plus phytonutrients, plus phytochemical that our bodies require for the proper functioning of organ and immune system. Nagpapataas ng immune system ang barley. Ganun kaganda yung barley. Ngayon, hindi ako nagjo-joke dito o gumagawa-gawa lang ng kwento simply because I am the presenter. According to US FDA, sabi nila, it has finalized a rule that allows food containing barley to claim that they reduce the risk of coronary heart diseases. Ito, scientific evidence indicates that including barley in a healthy diet can help reduce the risk of coronary heart diseases. Mapatakan lang yung pagkain ng barley. Mawawala yung bad cholesterol sa katawan mo. Ganun kaganda yung barley. Ito yon. Ang product natin is not only barley. It composes of 11 super ingredients. Si barley ay isa lang doon. And nandyan si wheatgrass. Si wheatgrass is almost the same with barley. Nandyan pa sa spirulina. Si spirulina ay para siyang antibiotic. Superfood din to. Si celery, bumili ako ng celery kanina. Si celery ay maganda para sa mga taong matataas ang diabetes. Ibinababa niya to normal level ang diabetes ng ang blood sugar ng taong mataas ang diabetes. Sa mga babae na nagkakaroon ng problema sa menstruation, irregular menstruation, nandiyan yung green apple. Kumbaga, halos lahat ng katawan, halos lahat ng sakit ng katawan, meron tayong panangga, meron tayong pang counter attack. Yun yung 11 super ingredients na meron sa Synergreens. Palakpakan niyo naman, 'di ba? Ganun kaganda yung Synergreens. Next time, next topic ko, magpo-focus naman ako sa isang product kasi if I'm going to discuss lahat ng products, matatagalan tayo. Moringa is a powerful food also. Ito yung superfood siya. Kinukonsider siya as superfood. So ito yung Synergreens. Ito yung tsura niya, powder siya, at nakalagay sa isang sachet. Ilalagay mo siya sa water at iinumin mo siya. Ang question lagi dito, gaano ba katagal o gaano kadami ang pag-inom nito? Normally, itong baso na to, ito yung tamang sukat ng 3 grams. Ngayon, kung healthy pa yung tao. Pero, kung... Wait lang. Pero, kung yung tao ay may sakit na, kung yung tao ay meron ng sakit, I'm trying to speak the vernacular na madaling intindihin ni Michael. Pag yung tao madali ng
ay may sakit na, pwede mo na siya ng 2-3 sachet per day. Ngayon, kung dying na siya, mamamatay na yung tao, pati na yung box, itodo mo na. Pati box pa-inom mo na para mabuhay lang siya. Next, testimonials. Marami tayong testimonials. As general manager of the company, every now and then, nakaka-receive ako ng kwento na gumaling siya ng dahil sa produkto. Ang dami ng kwento na yung... Ako, di ba? Nung last... when was that? I think that was 2018, bago lang ako sa kumpanya. And nakaupo ako doon. I have a meeting. Then, only to found out na masakit na masyado yung tiyan ko eh. Only to found out na pumuputok na yung aking appendicitis. So, nasa office ako na sakit na, masakit na masyado yung tiyan ko. Then, hindi ko na kinakaya yung meeting. Sabi ko, mag-excuse ako, masakit talaga yung tiyan ko. Then, umuwi ako. Sabi ko, inom lang ako ng tubig, inom ako ng Synergreens. Tapos, kailangan lang siguro ng pahinga. Baka na-stress lang ako since bago ako sa kumpanya nun. And sobrang dami ng stress. Hindi ako nakaka... Hindi ko naiintindihan yung sistema ng ibang leaders. Nung gabi, sabi ko di ko na kaya. Alam nyo, nag-drive ako. Nag-drive ako going to Medical City. Dinive ko yung sarili ko. Nag-drive ako. Sabi ko, magpapa-emergency lang ako. Tapos uwi na ako. Hindi na ako pinauwi ng doktor. Dahil nandun na puputok na talaga. Lobong-lobo no yung aking appendicitis. So, inuperahan ka agad ako nung gabing yun. And, alam nyo, yung sugat ko, in 1 week time, totally heal, na parang hindi ako sinugatan. Ganun kabilis ang kanyang pag-generate ng cells. Kaya nga dito, kahit yung mga sugat na malalaki, nagihilom na mabilis. Nagihilom siya, nagihil siya ng mas mabilis. Ganun kaganda yung Synergreens. Now, ako yung testimonial ko, kaya in less than a week, nandun ako nagtatrabaho uli, nagda-drive na uli ako, just like before, pero meron lang akong bandage. Ang point ko rito, ang bilis ng recovery nang dahil sa taas ng chlorophyll na meron sa Synergreens. Okay. Mga sakit to na halos ikamatay na ng mga tao, pero dumaling nang dahil yan sa Synergreens. Diabetes, ito normal na mga kwento na yan. Diabetes, ngayon wala ng diabetes. Mataas yung blood sugar, biglang bumababa to normal level. I mean, these are ordinary these are ordinary stories na lang ngayon eh. Pero kung meron kang sakit, extraordinary yan. Lahat ng pwedeng gumamot sa'yo, pupuntahan mo, mawala lang yung sakit mo. Pero dito sa atin, ang dami nating stories ng dahil sa produkto natin na napakaganda.